Mga kapatid, magandang araw sa ating pagsama-sama ngayon. Isa namang magandang pagkakataon na tayo ay mag-study ng Bible. At sa pag-study natin ng Bible, kailangan maglana tayo ng panahon. At maganda itong channel para ma-introduce sa iyo yung napakahalagang interpretation ng banal na kasulatan. Kaya sa ating pagpatuloy, ginanyahan kita sa pag-like and share sa aking YouTube channel, ang Kristohanong TV Music. Mga kapatid, mag-ano ako ng isang verse sa ating pagsama-sama ngayon, at iyon ay mabasa sa Book of the Apostle Paul, ang nasa Ephesians. Ephesians chapter 3 verse 8. Ating basahin ito sa English at ating intindihin ito ng maigi. Unto me, who am least than the least of all saints, is this grace given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Through this verse, mga kapatid, mapag-usapan natin ang tinatawag na the preaching the unsearchable riches of Christ. Mga kapatid, itong usaping ito ay napaka-importante kasi parang may maging tanong tayo sa ating pagpatuloy na dapat nating masagot ng maigi. Intindi natin, kapatid, na pag sinabing preaching, yung tinatawag na effective preaching comes through diligent searching. Just like the Berean believers did in Acts chapter 17 verse 11. Masahin natin dito, these were more noble than those in Thessalonica in that they received the word with all readiness of mind and searched the scripture daily whether those things were so. Bakit atin itong ginacompare, mga kapatid, yung Ephesians chapter 3 verse 8 to the one of the verse of Acts chapter 17 verse 11? Dahil may tanong tayo dito na how can we align the Ephesians 3:8 with Acts 17:11? Bakit kailangan ito nating ma-align at maintindihan? Dahil it seems that in the Ephesians 3:8 we can preach even don't need in searching, while Acts 17:11 makita natin na by searching the scripture it makes the Berean believer became noble. So, yan talaga ang makita natin sa verse na yan. Paano natin ito inindihin? The answer to this seeming contradict situation is by the principle of study in 2 Timothy chapter 2 verse 15, the rightly dividing the word of truth. To understand the phrase unsearchable, we need to consider that phrase is addressed to the Old Testament truth in relation to the revelation of the mystery. Yan talaga ang totoong purpose. Bakit yan sinabi ni Pablo, yung term na or phrase na unsearchable. The truth that we found in the mystery is unsearchable unto them that are under the prophecy. Yan talaga ang totoo, mga kapatid. Meaning, the unsearchable in Ephesians 3:8 is not referring to the 66 books in the Bible, but that's referring to the twofold God's program, the prophecy and the mystery. That the elements of the truth that are already searchable in the mystery or grace period are unsearchable in all that are written of the books under prophetic period. Yan talaga, kapatid, ang totoo tama na pag-intindi nito. Ang ibig sabihin ng unsearchable, hindi ibig sabihin na hindi iyan ma-search sa Google, hindi iyan ma-search sa mga libro, o walang available na mga information, but ang ibig sabihin pala yun, kapatid, ay hindi iyan kasali sa Old Testament timeline o mga libro o sa prophetic timeline yung nakasulat sa mystery na na-reveal to and through the Apostle Paul. Sana itong side na ito, mga kapatid, maintindihan ng maigi para hindi malito ang mga taga-sunod, taga-study ng Bible. So, kailangan natin ng time para i-analyze at maging maka-provide tayo ng thinking ng mga things that are excellent or things that deeper. Yan talaga ang gusto ng Diyos para sa atin, kapatid. Kaya ninais ko po ikaw na mag-sunod at mag-share at may separate phrase tayo sa study tungkol sa dispensation. Sana naunawaan niyo ang ating corpus, bakit ito naging topic natin ngayon, at sana ma-share naman ito. God bless at magandang araw.